guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay isa sa mga mananaya? Kayo po ba naman ay nakatama na? Alam niyo po ba na ang bawat mananaya ay may kanya-kanyang pinaniniwalaan kung paano sila tumatama or kung bakit sila tumatama? Basta kailangan eh, sikreto lamang po ang mga pagtaya at sikreto lang din ang inyo po mga ginagawang pampaswerte para po kayo ay swertein. Dahil baka po kayo yung tipo na, uy, ako ay gumawa ng ganito, ganyan, ako ay suswertein, o ito ang aking pampaswerte, ay hindi po ganon. Dapat po yan ay mga sikreto, lalo-lalo na kung ikaw ay nakatama na. Yan ay hindi dapat ipinagsasabi dahil pag yan pinagsabi nyo, sinasabi nila na 50-50 na ikaw ay tatama, pero para sa akin, positive, hindi ka talaga tatama kapag ganyan ang mga sitwasyon na inyong ginagawa. Ang mga gumagawa po ng mga pampaswerte ay sikretong malupit lamang. Kung gusto nyo pong i-share ito sa iba, ay sabihin nyo na lang panoorin yung Apple Pagyo 7 or kung sino man po ang gusto ninyong ipanood. Ganun po, huwag nyo pong ipapakita yung pampaswerte ninyong ginawa or yung kung ano man ang mga pampaswerte ninyong ginawa. Kung gusto nyo pong i-share lamang ito sa iba. Pero, ang alam ko ay bihirang-bihira po ang mga nagsishare ng mga ganyan. Depende na lamang kung sobrang concern ang taong ito sa inyo. Ito po ang aking i-share sa inyo ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan kung ikaw ay mahilig sa pagtaya at kung gusto mong tumama na limpak-limpak na salapi. Ang bidyong ito ay para po sa inyo. Kaibigan na talaga namang kahuhusay at lagi na lamang nakakatama. Meron pa ako isang kaibigan na talagang sa ano naman po siya, sa STL po siya, lagi natama araw-araw. E di nga, tatlo po yung bola nito. Nakakatama siya sa isang araw, ang pinakamahina na isa. Pag misa, sinuswerte pa dalawang beses or tatlo, lagi siyang natama. Di nga nga, nakaka-amaze yung mga taong ganyan, di ba nga po? Ngayon, ang istoryan niya sa akin, kasi pag po meron ako nakita ang ganyan, ay ako po hindi nahihiyang magtanong kung ano ang kanyang sikreto, dahil ako ay naniniwala na meron siyang sikretong malupit na ginagawa kung bakit siya ay nakakatama. At tunay naman ang aking kutob. At shiner niya naman ito sa akin. Pero, nag-aano pa ako kung lahat na ay kanyang shiner. Kasi, maaaring ganun po yun eh, yung mga taong naniniwala sa mga pampaswerte, meron siyang mga sikreto pang malulupit na hindi sinasabi. Ganun po yun, kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte, matuturin po tayo na maging ganun, na magkaroon ng sikreto, kasi hindi lahat yan ay isi-share ninyo. Pero may mga tao talaga na hindi naman madamo, talaga namang share lang ng share, at sa isipan niya ay swertihan lang talaga yan ng tao. Ngayon, kung gusto niyo pong kayo ay tumama, ito po ay isa sa mga pinakamatitinding pamamaraan. Ganito po, bumili po kayo ng rose water. Saan niyo po ito mabibili? Ayan, meron po nito ako nakita, incheck po yung sulat niya. Meron akong kaibigan na sabi ko sa kanya, kasi naghahanap rin po siya ng ganito. Sabi ko, pipicturan ko kapag ako ay pumunta sa festival. Kasi malapit na naman din po doon yung aking pong racket. Ngayon, ay di pinicturan ko. Kaya lang ako'y napaisip, hindi ko sinend sa kanya kasi hindi rin maiintindihan ng sulat, incheck po siya. Pero napansin ko, sa lahat ng mga Korean store, yung mga ganon, meron pong rose water. Ito po ay mura lamang, 89, ayan, kung makikita nyo, 89.09, ayan, rose water. Ngayon, ito po ay ginagamit din sa mga pampaswerte ko, ikaw ay isa sa mga mananaya. At ito, ihahalo natin sa ating ipampapaligo. Ngayon, kung kayo po ay, meron din po nito sa Watson ha, kaya lamang ay limited stock lamang nila ng ganito rose water. Ngayon, kung kayo naman ay hindi marunong or wala kayong nahanapan na rose water, ay bumili na lamang po kayo ng isang ano ng bulaklak. Hatiin nyo lamang po ito or kaya ay ibabad sa tubig at haluan nyo ito ng paborito nyong pabango. Ganun din po, halimbawa gusto nyo po na kayo po ay maka-attract ng malakas ng karisma or kaya po ay maka-attract pagdating po sa love or kaya po ay maka-attract pagdating po sa pera ay ang kulon po ninyo ay haluan nyo ng petals na bulaklak na kulay pula para kayo ay swertein sa lahat ng bagay kasi ang pula po ay pinaniniwalaan na takot ang mga negative para hindi ka ay alatin, hindi ka malasin, para ikaw ay laging suswertein sa inyong cologne. Kasi sa perfume, syempre, di-spray po yan. Hindi nyo naman may papasok sa loob yan. Ngayon, kung gusto nyo, kasi ito yung ginawa ko, may perfume ako na napaka-paborito, ay ang ginawa ko, bumili po ako ng mga pang-spray na ganyan.
talaga pinagtiyagaan ko kasi wala po akong pump para doon mahigop yung pinakalaman. Pinagtiyagaan ko, spray ako ng spray na ganyan, na meron po na doon yung petals. Kaya nasa inyo po yan kung anong gusto nyo. Kasi kung cologne, ay madali naman, bubuksan nyo lamang dito, tapos shoot nyo lamang yung mga petals. Kapag perfume, ganun ang ginawa ko. Kumbaga, sineshare ko lang po sa inyo para hindi kayo mahirapan. Ganyan kalab ko ang aking mga bossing. Ngayon, ganito po inyong gagawin. Maliligo. Pag kayo'y naligo, ay mag-ano po kayo nito, mga tatlong kutsara sa isang timba. O kaya pwede na rin kung nagtitipid kayo, isa, huwag lang mawalan. Pero araw-araw nyo itong gagawin, ha. O kaya kada kayo ay tataya, ay kayo po'y maliligo nito. Pagkatapos po niyan, lagyan nyo ito ng konting asin at lagyan nyo ito ng dahon ng laurel. Siyempre, bago nyo po ilagay itong dahon ng laurel, pwede rin po direct na doon. Kung gusto nyo po, ay kung ginagawa nyo po ito, kasi ako po, ay yung timba namin, tatlong timba namin sa CR, lahat po yon ay may babad ng dahon ng laurel. At ako po ay muna'y nagwi-wish, sabi ko po doon, itapo na or kaya mawala lahat ang mga negatibo sa aking buhay, sa aming buhay. Lahat ang mga maliligo at gagamit ng tubig na yon ay suswertein sa kanyang buhay. Ginawa ko po yan. Yan ang pinapaligo na aking mga anak. Ngayon, ang ginagawa lang ng aking anak, pag maliligo na siya, kinukuha niya ito kasi nakababad na naman po ang dahon ng laurel. Kinukuha niya ito, tapos yun, ligo na kasi iniisip niya baka daw ito ay magsuot sa drainage. Kaya kumbaga, kukunin niya muna ito. Pati yung buso ko, ganun din ang mister ko. Kukunin po nila, tapos yun, diretso na. Ngayon, para kayo ay swertihin lagi, gagamitin yung mga panghugas, ay mainam na shootan nyo na ng dahon ng laurel. At ito nga po, halimbawa, mainit ang tubig, tapos gusto nyo magtsaa. Basta malinis lang yung dahon ng laurel nyo, pwede nyo na ibabadya doon sa mainit na tubig. At yun po, pwede nyo nang gawing tsaa. Opo, masustansya po yan. At napakarami po mga benepisyon dala ng dahon ng laurel. Ngayon, ay di ganun na. Maligo po muna kayo ng husto. Pag malinis na kayo at meron na po kayong nakababad nito, lagyan niyo po ng tatlong kutsara nito, tapos lagyan mo ng asin. Yun ang pinaka-pinali ninyong pagpapaligo para po kayo ay umaga matabo yung mga negative at kumapit sa inyo ang positive, lalo-lalo na sa usapin po ng pampinansyal para kayo ay manalo kung ano man ang uri ng inyo po mga tinatayaan. At syempre, kapag kayo ay nagpaligo nito, hindi po kayo magtutuyo ng tuwalya. Lagi niyo po tatandaan, hindi po yan tinutuyo ng tuwalya. Magdamit lamang kayo at hayaan niyo kusang kumapit yung tubig po sa inyong katawan, sa inyong balat. At pagkatapos po niyan, halimbawa kayo ay tataya na, alis na kayo, huwag na huwag niyo pong kakalimutan na maglagay ng konting asin at dahon ng laurel sa bulsa po ninyo. Yan po ay mapapansin ninyo na kung never niyo pa po itong ginagawa, itong aking sinishare sa inyo, mapapansin niyo po ito na ang gaan ng daloy ng swerte. At kung dati-dati lagi kang inaalat, lagi kang minamalas, ito ay mararamdaman mo naman na parang ang gaan ng swerte sa inyo. Para bang lagi kayong iniaadya sa saan kayo suswertehin. At napakadami pang mararamdaman ninyo kapag po kayo ay gumamit ng mga pampaswerte na kayo po ay magkakaroon ng positibong pananaw sa inyong buhay. At pagkatapos po niyan, halimbawa kayo ay tataya na, hawak niyo na si ballpen, medyo tatapik-tapikin niyo yung inyong pong bulsa na meron pong asin at dahon ng laurel. Sabi niyo po dito, patatamain mo ko, ganun. Ngayon, kung halimbawa hindi naman kayo nakatama, lagi niyo pong iisipin ang lahat ng sugal, mas lamang po dyan ang talo kaysa sa panalo. Ngayon, kung hindi kayo makatama, baka kayo ay malungkot at mawala ng pag-asa sa buhay, huwag po. Kasi ano po yan, negatibo po yan papasok sa inyo, kaya po ganon. Kaya kayo kumbagay tutuksuhin na naman. Yung mga ganyan, nanlilin lang po ang mga ganyan eh. Ako may napanood na ganyan. Ang husay niya manling lang at pati mga manonood nanlin lang. Natapos ang istorya ng ganon. Kumbaga, hindi nabigyan ng solusyon. Kaya ako siya tinapos kasi about po to sa mga ritual. About po to sa mga ano. Tapos yung mga negative, mahusay po siya manling lang. Parang ito po ay Tinagalog na Korean movie. Tapos ngayon, tinapos ko talaga siya. Umabot po siya ng alauna. Talaga ako yung napuyat talaga. Aba, nalinlang ang mga tao. Yun po yung ano, yung mga negative kasi mahusay silang manlinlang at manggamit ng ibang tao. Ngayon, ang nangyari, nalinlang pati manonood ang iyamot ko. Pero napakatalino ng mga gumawa ng istoryang iyon. Kasi nga po, nalinlang pati manonood kasi natapos ang istorya nang hindi na solusyonan ang problema. ayos talaga. Ngayon, ako po ay nawiwili sa mga ganyan kasi yun nga po yung, gaya na shinare ko nga po sa inyo,
Noong January 1, hindi kami lumabas. Wala kaming ginastos. Nanood lang kami nanonood. Movie marathon. At ito po ay parang nakahiligan naman. Movie marathon. Kahit gabi na ay nagre-research ng mga magagandang palabas. At talaga naman, nagkakanda po yan. Kaya nalilate. Pasensya na mga bossing. Ang dami nang message ko ako pa daw magbibidyo. At anong oras at ang dami nag-aabang. Pasensya na po. Yun ang pinagkakaabalan sa ngayon. Yung mga ganong mga... kung gusto nyo po, itry nyo din na manood po kayo mga ganon. Nagkakaroon kayo ng maraming mga ideas. Kumbaga, yung mga pangyayari sa buhay at saka yung mga kalamidad na maaari natin dapat gawin. Yung manood po kayo ng mga ganon. Pinanood ko rin po yun. Kung ano mga dapat gawin sa mga ano, anong solusyon sa mga ganon. Kapag po, halimbawa may mga kalamidad, kung ano yung mga dapat saan tayo pumunta, yung mga ganon. Kung ano yung mga dapat natin gawin, ano yung mga paghahanda, ganon. Para po tayo ay may alam sa mga ganyan. Diba nga po? Ngayon, ganito po inyong gagawin. Kapag kayo po ay nakakaramdam ng mga negatibo at may naririnig ng mga ganyang kalamidad, magbukas kayo ng kandila para ito ay liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. Pagkatapos, sa ganito naman, halimbawa kayo ay tataya at gusto ninyo na kayo magkaroon ng pera kasi marami akong bossing na ito lang daw kanilang inaasahan para pag sila ay nakatama ay makakabayad sa lahat ng mga pagkakautang. Ngayon, basta kailangan positive lamang kayo. Pero pag parang feeling ninyo ay ayaw nyo tumaya, huwag nyo puwersahin ang sarili nyo kasi may gabay kayo na binibigyan kayo ng gabay na huwag kayong tumaya dahil matatalo lang kayo. Pero yung parang feeling ninyo na parang masaya kayo na hindi nyo maipalawanag ang inyong nararamdaman, hudyat na yan na maaaring kayo po ay tumama. Kaya huwag na kayong magpatumpik-tumpik pero huwag kayong tataya ng malaki. Yung panama lamang inyo po mga tatayaan kasi yan po yung mga tukso. Kumbaga yan po tutuksoin kayo, tumaya ka ng ganito, ganyan, lakihan mo na. Tapos matatalo ka rin naman. Panghihinaan ka pa ng loob, matutuwa sa iyo yung nanukso. Yun nga po yung mga nanlilin lang. Kaya ko po sa inyo yung konti lamang kasi kung ukol ay bubukol kahit papaano ay nakatama, 'di ba nga po? Tapos kung gusto niyo naman sa ano lang kayo tumaya, yung sa mismong jackpot. Kapag ukol ay bubukol, kung talagang para sa inyo ay talagang para sa inyo. Ganun lamang 'yon. Huwag kayong panghihinaan ng loob kasi mga tukso po mga ganyan, mga nanlilin lang. At pag kayo po ay naiyamot, dito ang tuwa po sila. Basta kailangan positive lamang po tayo. Kung ano ating nais, yan po ay magaganap. Kung ano ang lagi nating iniisip, ano ating mga pangarap na iniisip, yan po ay magaganap. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!